Ayan na nga, sunod-sunod na buwan, special sa atin kasi birthday na naman ang isang anak ko. Kaya ayan, isusurprise natin siya ng cake. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Ayan, galing pa siya sa school. Yan lang ang treat ko sa kanya, cake. So maglit ako ng very, very, very fast sa Karamia para makabili ng cake. At yung junior size lang yung pinili natin na cake. Kasi nga, meron din tayong gusto card doon sa Karamia. Kaya may less 10% pa siya. Kaya medyo naka-less naman tayo dyan ang call. Kaya ayan, mukhang na-surprise naman siya. Hindi ko lang alam kung medyo expected na rin niya kahit papano na meron siyang cake. At pag sinuswerte ka nga naman, akala mo yan lang ang cake mo, may pa-surprise pa pala ang kuya. At guess what? Cake din! Kaya dalawa cake ng birthday girl! At eto nga, naisip namin lumabas kasi nga iti-treat namin yung birthday girl. At timing naman, may Festival of Lights dito malapit sa amin dahil sa Tanglawan Festival. Kaya ayan, ikot muna tayo! Itong Tanglawan na to, every year yan. Sine-celebrate at I think hanggang September 10 ang duration niya. Marami silang event sa iba-ibang lugar dito sa San Jose. Meron nga siyang car show din pero sa ibang lugar kasi kaya hindi namin napuntahan. Meron ding mga free concert, celebrity silang in-invite. Kaya lang hindi rin kami nakapunta kasi medyo malayo sa amin, medyo out of way pa. Kaya buti na lang ito, na timingan, hindi talaga namin alam tong event na to. Pero nagkataon dito kami pumunta, kaya ayan, enjoy na natin. Ang ganda, in-effortan naman nila. In fairness. O diba, Instagrammable ang place, ang design, ang decoration. Kaya maganda, selfie-selfie and groupie-groupie muna tayo. Diba? Ang dami din kabataan na pumupunta dito. Nag-iikot, nagpapasyal, nagpipicture-picture. Yan, ine-enjoy yung decoration at mga lights. And to be honest, nakaka-good vibe talaga yung ganito. Yung makakita ka ng mga gandang lights, decoration, lalo mo tuloy naiisip na malapit na malapit na malapit na naman ang Pasko! At ang galing ng Tourism Department ng San Jose, hindi tinipid sa lights and designs and decorations ang place. I hope marami pang makaalam ng event na to para marami pang makapunta. Free admission siya, in fairness. At dahil nga na timing sa birthday ng anak ko, kala mo pina-arrange ko talaga sa kanya yan. Marami pa ang ganitong event si Mayor. Sa ibang lugar marami, may mga food bazaar. Nung nakaraan, nakapunta kami, naka-check at naka-try nung mga binibenta nila sa food bazaar. Meron din silang mga fashion exhibit. Cultural fashion show, mga ganyan. Marami silang event. Yun nga lang, may mga iba yung location sa medyo malayo sa place namin or yung iba hindi talaga kami makapunta, may schedule. Kaya, pero kung ano, taga rito ka lang naman malapit ka, ikutin mo na lahat ng yan hanggang September 10 lang yan. At mag-grocery lang dapat kami at kakain. Pero tingnan mo naman, nabigyan pa kami ng chance na ma-experience namin tong Festival of Lights. At ang maganda pa, nauna pa kami. Hindi pa masyadong crowded. Kasi hanggang mamayang 8 p.m. pa yan. Ang aga-aga pa dito, nasa mga 5 pa lang ngayon.
Kaya ayan, solo na naman namin ang place. Walang mga photobomber sa likod. Yan, kahit san sulok ka talaga mapunta, mapadpad, pinuno ng lights yung place. Talaga nga namang festival of lights ito. Ito guys, palabas na tayo, lapit na. At syempre, kailangan may mandatory picture para sa event. Eto nga, lalabas na kami. Pero titingin muna kami ng mga clock. Kasi nasira na yung clock namin. Kaya eto, tingin tayo ng pamalit. Hirap pa naman ang walang clock sa bahay. Lalo na kapag may pumapasok sa umaga. Nako, asahan mo late. Tumingin na nga din pala kami ng plancha, pamalit dun sa plancha naming nasira. Kasi dumidikit na, akalain mo, muntik masunog yung uniform. Ayan na nga, so tapos na kaming mamili. Ngayon, eto, dito namin planong kumain sa Razones. Mamaya, ayan na nga, tinuturo na yung sisig na favorite daw niya.
Pero dahil grocery talaga ang punta namin dito, kaya mabilis na grocery muna tayo. Baka makalimutan bago tayo kumain. At eto nga, pupunta na tayo sa Razon. Tingnan natin kung ano yung mga nasa menu nila. Kasi mukhang masarap dito kumain. Meron din silang pasalubong corner. Ayan na nga. So, napili namin sisig, syempre, ang favorite nila. Tapos palabok para sa birthday celebrant. Tapos nagkare-kare din ako. At syempre, meron tayong specialty ng Razon. Which is... ano bang specialty sa Razon? Masarap naman lahat. Pero mas sikat yung Razon dahil sa kanilang special halo-halo. At napansin nga namin may Ilocos empanada dito, kaya bumili na rin kami ng para pang take out, para matikman namin tong empanada nila. Eto na nga at ready na ang order natin. Ayan na ang ating mainit-init pang empanada. At hindi ko in-expect na ganito pala kalalaki to. Yung tipong isa lang busog na busog ka na pang lunch. Box of 5 kasi itong nabili namin. Kasi itong pinakamaliit nilang size. Pero okay na rin. Na-enjoy naman namin. Masyado lang siyang malaki para sa appetite ng magmimirienda lang. At ayan na nga, may mga sauce din nakasama. Kala ko nga isang empanada pa yan na bonus eh. Kasi bakit 6 yung pack? So yan lang guys. Thank you for joining us. Till next time again. Bye!